ano tayo? Usapang pera tayo. Hi everyone. So kwentuhan tayo ngayon. Ano tayo? Usapang pera tayo. Saan ba best maglagay ng pera? Sa bangko ba o hindi mo dapat ilagay sa bangko? So, ngayon, ako ang style ko, meron akong account sa bangko at meron din akong nilalagay na savings sa Co-op. So, tignan natin yung difference kung saan magandang mag-impok ng pera, bangko ba o Co-op. Ako, meron akong tatlong bangko. So, meron akong may BDO ako. BPI, and then East West. Dito sa East West Bangko, usually, ang pinanggagamitan ko nito is pag meron akong nakukuwang pera. Nagpo-portion kasi ako lahat ng naka-spread lahat ang pera ko. So, portion of it goes to my East West account kung saan intended siya sa pang-insurance ko. So, every time na meron akong mag-due na premium, so doon ako kukuha. And then, basta anything related to insurance, lagi akong nagpapad kahit small amount lang. And then, for BDO naman, ito naman yung pang bayad ng utility bills, yung mga pang transfer ko, and then, yung sa BPI ko naman, ito is intended naman siya sa mga business related transactions ko. So every time na meron akong nakukuwang commission o pera, so yung tineset aside ko, in case na kailangan ko maten ng mga seminar or kailangan ko mag-fund for advertisement sa FB boosting, so lagi akong merong sineset aside na pera doon. Pero kung ang intention nyo ng paglagay ng pera sa bangko ay para mag-gain ng interest, parang hindi ata advantage na ilagay yung pera sa bangko. Bakit ka? So, parang hindi ata advantage maglagay ng pera sa bangko na pangmatagalan. Kasi, bukod aware naman tayo na sobrang liit ng interest sa bangko. And, ang daming, in fact, mas kumikita nga sila dun sa pera natin. Bakit ka mo? Siyempre, diba, nagbibigay nga sila ng interest, especially sa atin na mga ordinary citizen na hindi gaano kalakihan yung perang na ilalagay sa bangko. And yet, yes, tama, merong interest na nakukuha. Pero, napakaliit. And, may interest nga, mayroong ka pang tax na binabawas. And then, second, ang disadvantage ng bangko, pag nag-withdraw ka and then walang available machine dun sa bangko mo, so you have no option but to use other bank ATM booth. Tama po ba? So ang tendency, if mag-balance inquiry ka pa lang, meron ka ng deduction. Pag nag-withdraw ka, another deduction. So, kung susumangin mo or kung very conscious ka about dun sa deduction ng pera mo, compared dun sa kinikita ng pera mo, makikita mo na mas ko kumikita ang bangko kesa ikaw ang kumikita sa kanila. So, yun. Ang good thing about naman sa Co-op, kung meron kayong alam na malapit na Co-op sa inyo, mag-inquire kayo. Tingnan nyo kung paano yung lakaran nyo. Kasi ako, very helpful at masyado kong na-appreciate ang Co-op dito sa area namin. Kasi maganda yung interest ng pera mo.
And then, annual, meron ka pang nakukuwang profit sharing. Siyempre, yung profit sharing mo, and then, yung interest ng pera mo, is depende kung nagkano yung laman ng savings mo. Pero, bago ang lahat, like sa case ko, i-share ko lang sa inyo kung ano yung procedure ng pag-join ng co-op. Like yung sa dito sa area namin. Ang ginawa ko lang is nag-fill up lang ako ng form, and then kailangan mo lang, or nag-submit lang ako sa kanila ng one by one picture at saka 2x2. And then, so once na ma-submit mo yun sa kanila, papadalang kanila ng letter informing you na pwede ka na umattend ng seminar nila. So, hindi ka pwedeng umattend basta-basta walk-in, hindi, kasi in-schedule nila yan. So, once na makareceive ka ng letter from them, so, kailangan umattend ka. Yun lang ang gagawin mong effort, umattend ka. Usually, maaga sila, mga 8 a.m. sila. And then, strictly, hindi ka allowed magsama ng ibang kasama at bawal din yung bata. Kasi gusto nilang i-maximize yung area nila kung sino lang yung members na gustong umaten. And then, sa co-op kasi, and then, two kinds nga pala sa co-op. So, meron kang savings at saka short capital. So, ang short capital mo is minimum of 5,000. So, kung wala ka pang 5,000, okay lang, pwede mo siyang unti-unti. Pero, SOP na meron kang short capital na 5,000. And then, once na nakompleto mo na yun, saka ka pwedeng maghulog ng savings account. Ang napapansin ko lang, every time na nagpupunta ako sa co-op, nakakatuwa lang kasi may mga nakakasabayan ako, mga estudyante, elementary, mga college. Ano sila, meron silang account kasi meron ding mga kiddie account diyan. And then yung mga ibang nakikita ko doon, yung mga street vendor, yung mga naglalako, in fact ang co-op kasi is very supportive sa mga ganong klaseng tao na ina-encourage nila talaga na mag-savings yung mga tao. And the good thing about isa pang advantage ng co-op kasi is pag nangailangan ka ng pera, pwede kang mag-loan. 90% of your combined account sa savings saka sa short capital, so 90% nun is loanable. And then pan-filing, hintay ka lang ng mga 3 days bago mo makuha yung cheque. At pwede matagal na yun. Unlike before, nung mga first sali ko sa kanila, ang processing lang nila, usually, maabot lang ng isang araw. So, file ka ngayon, kinabukasan, kuha mo na. Pero still, not bad pa rin yung, ano, yung 3 days. Kasi, very consistent naman sila. And then, nakailang loan na ako sa kanila. Plus, maliit lang yung interest ng pera mo. Nasa mga 1.33 lang. And then, hindi mo na kailangan ng co-maker at saka walang collateral. Pero, kailangan mong i-maintain na magbayad ka on time para makita, para wala kang pangit na record. So, yun. Unlike sa banko, pag nag-file ka sa banko, syempre, ang dami processing. Bukod sa mga document, yung mga requirements nila na document, diba, ang dami. Plus, ipapa-approve pa yan sa management. So, kailangan mo pang magdasal para ma-release lang yung cheque at saka yung amount na gusto mo makuha. So, sa co-op, hindi mo siya ma-experience. So, yun. And then, on top of that, kinuha ko yung dalawang pamangkin ko ng kiddie account. So, ang rules namin, every time na meron silang naiipon, kaya kesyo 50 pesos, 100, so, talagang kailangan nilang maghulog sa co-op nila. Plus, yung mga nakukuha nila nung Pasko. So, portion of it goes to their co-op account. So, yung
So far, very happy ako sa co-op. And nakakatuwa lang sa kanila. Yearly, meron silang upon ano yung sa anniversary nila. So meron silang kinoconduct na event. One time naka-attend ako doon na kasi meron kang makukuwang letter na fourth, parang 100 ata attendees. So magbibigay sila sa iyo na 200. Eh syempre kahit paano 200 pa rin yung pera pa rin yun. So ako hindi ako nakaabot doon, pero nakakuha naman ako ng premium items. Yung iba kasi may binibigay na payong, t-shirt o yung ano to, yung magazine nila. So yun. So kung meron kayong alam na malapit sa inyo na co-op, so inquiring kayo, tignan nyo rin kasi maraming klaseng ano, cooperative. Yung sa akin kasi is savings co-op. Although meron pa isang co-op dito sa amin, maganda rin silang magpatakbo ng co-op. And then, nag-venture sila sa real estate. So, yung mga members nila, yung priority. And then, alam ko, may mga nakukuha rin silang discount eh. So, pero kasi ang disadvantage lang sa akin, parang out of place siya kung sasadyain ko yung pangalawang co-op. And, wherein, dito sa existing ko, although nag-start na rin sila sa mga real estate, so, kung nung nagpa-compute ako, medyo hindi pa kaya ng income. So, ipon-ipon muna. So, advice ko sa inyo, kung merong malapit sa inyo na co-op, then, inquire na kayo. And then, kung kaysa matulog yung pera nyo sa banko, might as well, ilagay nyo na lang sa co-op. Pero, kailangan nyo mag-background check ano bang reputation ng co-op. Kasi, like nyo sa akin, more than 50 years na silang ano, established. And then later, ituro ko sa iyo or ituro ko sa inyo kung anong co-op yung tinasabi ko. So, that's all for now. So, happy savings everyone. Bye!